Ayan, yung stand of bite, mga alien. Hindi pa sumasabi yung itlog ko, mga alien. Okay, medium size. Ayan yun. So, pwedeng-pwede sa matangkas, yung medium size, mga alien. Sa kanyang frame, mga alien, yung frame na to is alloy na rin yung ginamit dito, CC61 to, mga alien. Sa kanyang top tube, atin na natin, napakasimpleng design. Nandito yung kanyang mismong model X-Challenge, triple batted aluminum technology, glossy type, na nandito, nalagay dito hand painting and welding. Atin na natin, wala siyang memory sa present day, tingnan nyo naman, sobrang kinis, para siyang nag-eskinol. Ayan, naglikas, papaya, mga alien. Dito, makinis din sa kanyang C-tube dito banda. At yung binabasik natin is a medium size frame, mga alien. Ayan, dalawa yung kanyang lagayan ng ulam dito. And yung down tube nya, sige natin, medyo mataba siya dito, mga alien. Yung top tube nya, parang safeguard lang dito na bagong bili. Ayan, yung head tube nito is malamang sa malamang, tapered na rin to. And RR, parang Rumble Royale, Team Rocket. Ayan, yung ICR nya, meron siya sa kanyang down tube, dalawa. Isa, dalawa FD and RD. Dito naman tayo sa kanyang chainring. Ang ginamit dito is alloy na rin to. Ito is a 42 teeth. Napapalitan siya, mga alien. May tornillo dito. Ito is 170mm RX. Ayan, Rowell RPX pala yung ginamit dito, mga alien. Yung chain naman na ginamit is para siyang KMC. Ayan yung ginamit dito, or letter D. Ayan, yung RD naman dito dumaan sa ilalim, yung usual. Yung RD niya ang ginamit is RAM Apex. So ito is magandang klase na rin to. 11 speed to, yung pulley niya medyo malaki, X-Actuation para sa smooth shifting. Dito naman, bilangan natin. Ito ang sprocket niya, air tags niya is nakakasit na rin to, mga alien. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed, ang ginamit sa kanya is 11T. Ito 11, 4060 yung ginamit sa kanya dito. Ito yung 46, 42, 36, 32, 26, 28, 24, 21, 18, and 15, 11. Yun yung bilang niya. Yung hubs dito, stock lang to, pero malamang sa malamang, nakasin bearing na rin to. Bilangan natin yung kanyang spokes. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 spokes yung ginamit sa kanya dito. Alloy double wall yung kanya rims. Naka-presta pad na rin to. 700 by 40 yung ginamit sa kanya. Yung gulong na ginamit, parang CST. Ayan, naka-CST na rin to. Mamaya papakita ko sa inyo yung stand overhead ko dito. 5'10 ako, mga alien. Medium size. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tura ng 5'10 pag sumakay dito sa medium size ito. Dito naman sa likod, 160mm rotors. Floating na rin to, tulad ng kay Tosic. Yung minagic natin, nakatraxel na pala to, mga alien. Ayan. And, ito yung napansin ko dito. Yung ginamit ko, Tosic Peak RRO or Pro. Is parehas lang dito. Pro mineral din yung ginamit dito. Ito is a cable activated hydraulic. Yung pull nya is cable. Nandito yung kanyang hydraulic. Yun yung piga nya is hydraulic, mga alien. Ayan. So yan, mga alien, pareha sila lang ginamit dito. Kaya Tosic Peak RRO or Pro. Yung seat post naman nya, mga alien, medyo mataba to, parang nasa 30 yung size ito. And medyo mahaba siguro to, nasa 12mm yung haba nito. Yung adjuster nito nandito sa loob. So kung gusto nyo adjust yan, nasa loob, mga alien. Wala dito sa gilid, sa ilalim. Nandito sa loob, adjusted niyan. Ayan, yung tornillo. Yung ginamit dito ay 6 or Zyke. Alloy na rin to. And yung stock ng pedals dito is mabigat pa to, mga alien. Ito yung hard plastic, may bakal sa loob. Itong part na to is yung railings na is bakal, syempre. Isa lang yung adjusted ng tornillo dito na kanyang upuan. Dito naman, yung ginamit sa kanyang saddle, parang wala siyang bar, pero feeling ko kasi pa rin na rin to. Ayan. Yung cork naman ito is alloy. Kitang-kita nyo naman welding dito. Kasi pa rin na rin yung brand. Siyempre, same to sa likod. 20-inch spokes yung ginamit dito. Double wall alloy. Presta valve. WTB pa lang ginamit dito. WTB, yung kanya rim ZX 18P. 29. Ayan. Tapos naka-CST yung gulong, 700 by 40C. Sa unahan, naka-traxel na rin, 160 floating rotors, 6 bolts, and same dung sa likod. Ito is cable, actuated na rin to, 160, naka-pro mineral. Yung pull niya is cable, ito yung hydraulic na, mga alien. Ito naman,
Yung stem niya, mga alien, is nasa 80 mm din to. Yung edge ito, malamang sa malamang, 4252. Uy, literal na pang gravel. Yung kanyang drop bar dito. Ayan, naka-open siya. Kasi usual, mga road bike, diretso dito, ito, naka-wide siya, ganun. Ayan. Parehas lang sila ng ano, naka-wide ni Tosic. Literal na gravel bike, pero pang gravel bike yung kanilang ano, pang CX. Yung kanilang drop bar. Dito naman, SRAM. Yung kanyang ano dito ay sa STI, sa SRAM, Apex. Ayan. So ngayon, mga alien, alamin natin yung timbang ito. Kung ano yung timbang ito, mamaya yung stand overhead ito is, papakita ko sa inyo, 15 ako, medium size to. Let's go, mga alien. Okay, mga alien, titimbangin na natin si Kesport X Challenge. 3 times to, mga alien, in 3, 2, 1, unang timbang. Okay. 11.17. So, 11.17 yung unang timbang. Pangalawa, 3, 2, 1. Nasa 11 talaga siya. 11.06, yung pangalawang timbang. So, pangatlong timbang, 3, 2, 1. 11.00. Okay, 11.10 kilogram. So, yan mga alien, nasa 11 kilo lang siya. So, comment down below kung para sa inyo, okay na ba yung ganyan timbang, magaana ba yan? So, comment down below mga alien. Okay, so, yan yung timbang niya mga alien. Around 11 kilo lang siya. So, yan, naka 11 speed to. SRAM Apex yung ginamit dito, 11.42. Yung gulong, parehas lang, na 740C. Pero mas maganda yung gulong and rims na ginamit dito. Naka-WTV to and naka-CST. 700x40C. And yung seat post, E-Zikes na rin yung ginamit dito. And yung STI niya, syempre, SRAM Apex. Siguro, namang talaga to. And yung timbang nga pala na to is around 11 kg. Si Tosic Peak is 11.5. So mas bagaan lang to ng konti kay Tosic Peak Pro. So magkano nga ba to mga alien? Ano nga ba ang lamang nito sa presyo? Ito si Kesport X Challenge is 500 pesos mga alien. Samantalang si Tosic Peak is around 23,000 to 24,000 mga alien. So bakit nga ba mas mahal to? Siguro dahil doon sa ginamit sa kanyan nakasaram Apex to naka 1x11 speed compared doon sa naka 2x9 speed mga alien na nakasensa Ignite. Kung di ako nagkakamali, Ignite yung ginamit doon. Madali mo makalimot, pasensya na, kailangan ko ng Memo Plus Gold. Naka 40T, yung chain ring, yun is naka 50, 34 pa yun, 11, 32 yun, yun, ito naman is 11, 40T. So maganda to sa mga long ride, sa ahon, siguro naman pwede to. Although dito lang talaga, 42, medyo malakalaki pa yun. Malaki naman yung likod mga alien, naka 40, T, yung likod. And mas gusto ko yung madami siyang ano, lagay ng battle cage or ng pannier. Yun kasi meron siya dito, pwede ka maglagay ng pannier doon and the battle cage. Eh sa taas sana meron din yan no. So yun, yun na naman yung kaibahan na napansin ko mga alien, parang naka-negative pa pala to na Zike mga alien. So yun, mas madaming branded na nalagay dito, naka-pressable na rin to mga alien. So yun, comment down below kung para tayong sentimiento. Meron din pa na to mga alien, lagay ng bike sa likod. Ito, may terminilo dito, point pa dyan. And lagay ng anti-tasing system meron din dito sa likod at sa harap. So comment down below kung para sa inyo, okay na ba yung 33,500 para dito kay Kesport X Dallas.